Hello guys, good morning. Nandito na naman ang inyong likod kay Juan Magsasaka. So guys, mga kasaka, ngayon ay meron akong ipapakita sa inyo. At kahapon nag-start na kami maglinis, pero ngayon patuloy pa rin kaming maglilinis ng fishpan. So may bago kaming nilinisan na fishpan. Ito po ay diretso ang tubig, bukal po siya, so hindi siya basta-basta naiiga. At ayan, may parating tayong fingerlings. At ayan, kailangan natin linisan. Kahapon tinabasa namin, hindi lang namin na video kasi nga sobrang busy, hindi namin alam kung paano kami magkukuhanan. So ayan, makikita nyo sa akin likuran, ayun ang aking kapatid. At eto yung kulambo, dyan muna natin ilalagay yung fingerlings. Ayan. At kahapon, bukod sa ako nagtabas kami kahapon, may makikita dyan sa may puno na pinuto, so nagkasanga na ulit. Ginawa namin lang tambayan. So ayan, tara, samahan niyo ako dito at ay ipapasyal ko kayo sa aking bagong fish pan. So lalagyan natin, testing natin kung ano. Ayan, so may mga tanim tayong gabi dito. Ayan, ito yung bulb crabs o root crabs. So yung laman lang yung kinakain. Ayan, meron tayong ano dito. Ayan, ginawa. Ayan. So ito, katatapos ko lang din ang ginawa ko simula kahapon, kanina lang natapos. Ayan, nakikita nyo, so sigurado matibay. Ayan, tambayan, ganyan lang. Ayan, lipat lang kami ng pahingahan. Ayan, diba ang ganda. At ayun, ayun, patuloy pa rin yung kapatid ko naglilinis. Eto, pakita ko sa inyo yung fish pond. Ayan. Ito. Ito yung fish pond. Ayan. Nilinisan namin. Kaya tanggalan ng kapatid ko nung yung mga dumi. Yung mga tuyo. Ops. Ayan. Ugat. Puro ugat po ito. Maganda rin gawan. Kala ko gawan to. Maganda-ganda upuan. Ayan. Kung maganda natural din. Natural. Ayan. So ayan sa likod ko. Yan, pwede magigahiga dyan. At eto, bago natin ilipat yung lagyan ng fingerlings, yung ano, bago natin pakawalan yung tilapia dito sa likod, ang yan ay siyempre lalagay muna natin sa kulambo kasi nga maliliit pa siya. So ang pwedeng mangyari ay pwede kainin siya kung anong yung mga malalaking isda na nandito sa fish pond to. Ayan. So, mababaw lang siya. Maganda sa kanin niya. Natural yung tubig niya. So, may pinanggagalingan siya. Ayan. So, hinihintay lang po natin yung fingerlings. Nasa ano po yan? 1,000. Ayan. So, ayan. Talagang ginawa ko siya ng tambayan. Puan, magpapakain ganyan. So, maganda rin, natural yung poste niya. So, napaktibay kasi dun mismo sa puno nilagyan. So, ayan, naglilinis yung aking kapatid. Ayun, nilalagay niya doon sa tabi. Ayan, nakikita nyo, gumawa kami ng improvised na yan sa laan. Kasi pwedeng bagay, wala naman siyang problema kung siya ano, kasi siya naman yung mga ano mga daon-daon, tuyo na ito yung daon. Wala yung mga sanga-sanga, mga maliliit. So ayan, panibagong tambayan na naman ito, mga kasaka.
ano. Kapag ano ko. Yan, yan ang view, ang ano yan. Diba, natural, nasa puno lang tayo. Yan. Nasa ko yung ito. Ganito na ang ginawa kong pinakapost eh. So, kanina ko lang naman sa ginawa habang naglilinis yung aking kapatid. Ayan. Bangtanggal inip din. Ayan. May mga kakay pa akong litera. Ito. Ginawa ko kanina. Ay. Napakasarap magtambay dito. Magtulog. Ito dito. Ang init dito alas wala. Umaga hanggang... hanggang ano, hanggang hapon. So ayan, hanggang hapon maganda ang ano dito, maganda ang sikat ng ano, ang araw hindi ganun kainit. Ayan. Sana ito na may sinubukan ko lang. Kasi dati ito talagang daanan lang ng tubig. So, tigil yung tubig dyan. Pero bago tag-araw, bago siguro malaki na ang tilapia. Yan. Sa tag-araw, igas siya. Siguro taon-taon, ito yung ganitong mga tag-ulan. Ayos, okay lang. Nakapag-harvest pa tayo. Pero subukan natin na mag-ano tayo. Pahukayan ko siguro. Kasi bukal to, mapansin nyo, walang ulan ngayon, yung tubig tagas-tagas na lang pero hindi siya naiiga. Isa basta-basta naiiga. Kasi nga bukalan, so may natural na tubig na lumalabas sa ilalim. So, ayan guys, mga kasaka, update ko kayo sa susunod. Pag dumating na yung ating similya, puro natin yung pamamaraan kung paano pag-alaga ng mga similyang tilapia. So, yun lang guys. Ayan. Pahinga muna tayo. Habang natatapos lang kasi ng trabaho. Ito talagang tinutukan ko. Dito. Itong gumawa nitong aking pwesto. Aking pwesto. Diba ang ganda? Sarap magmuni-muni. Lalo na ganito nag-iisa. Ayan. Lilibang. Napanood yung mga tilapia. Ayan, lumalangoy. So, nakakatuwa, lalo na't malalaki na. Makakainin mo siya. Ayan. Nakakatanggal stress. Tapos ganitong nakasandal ka. Ayan. Habang... kasi doon sa ginawa kong isang tambayan yung may upuan, may lameso na... medyo uminit sa umagang-umaga. Dito, napansin ko ay maganda. Kasi tingnan nyo yung taas. Ayan o. Puno siya ng bangkal. Nang pinutol siya, ganito. Pinutol tong gitna. Ito yung sumibol. Itong apat na ano na to. Ayan o. Apat ito. So, ginawa ko na lang ng paraan kung paano siya lagyan ng pinakapapag o yung higaan na yan. Diba? Ito natin ang paraan. Ayun. Mga kasaka. Napaka fresh yung hangin. Napansin nyo yan. Ang lakas ng hangin. Tambay-tambay lang. Habang nagpapahinga. At maya-maya. Ayun. Ayan, pakain ulit ng manok. Ayan, maya-maya, pag medyo mainit na yung kambing, yung mga ano, yan, iyano natin. Ilalagay natin sa lilim. At dito, sa likod nito, ito, pangasaka. Ayan. Ayan, ito yung ano ko. Ito yung, ayan, taniman ko ng ano, ayan yung papaya, mapansin nyo. Ayan, guys. Ayan. Ayan ang palibot niyan. Ayan o. Yung kubo. Ito ba yung kubo? Ayan o. Ayan kubo. Yun nga. Yun. Medyo against the light. Malabo dito sa. So yun lang mga kasaka.
And maraming salamat sa panonood. At nag-view ko lang yung aming bagong fish pan. Ayan, ang ganda. At muli, maraming salamat sa patambay at sa panonood sa aking channel. At syempre sa bago sa aking channel, huwag nating kalimutan na mag-subscribe and click notification bell, share and like sa aking YouTube channel kay Juan Magsasaka. So God bless you guys. Bye bye.